muli ang akong bumabati sa akong pagbalik. Ngayon ay July 24, 2023. Hindi ko kayang ipaliwanag, tapusin, duktong-duktong ang aking ginagawa tungkol sa pagpapaliwanag sa mga uri ng mga karamdaman na dumadating sa tao. Pero ang aking tinatalakay ay tungkol sa bato. Ngayon, ang tungkol sa bato, ngayon ko na-encounter. Huwag kayong masyadong kakain ng masarsa. Huwag kayong masyadong kakain ng makulay. Huwag kayong kakain ng masyadong matitigas na hindi nalulusaw. Itanong nyo ulit sa akin, bakit na naman? Kasi pag nagbara doon yon sa mismong pinakabarbula sa labasan, pupulupot yun. Aroro na ang ating problema. Kaya kung ako man ay nagtsatsaga na nagpaparinig sa inyo, sumisigaw, ipinakikilala ko lamang ang tunay na balahibo na dapat pag-ingatan ng mga tao. Kasi kung naroroon na yung problema na yan, wala na tayong magagawa. Nakalulungkot. Kasi yan na ang pinaka-tumatayong karamdaman ngayon na pumipisti ng tao ang Sabato. Ha? Kaya nga ako'y nangungusap sa inyo na lagi-lagi na itry nyo ito. Wala kayong panghihinayangan. Huwag sana kayong manghina. Ipaglaban ninyo ang paglilinis ng inyong organ ng katawan ng tao. Ito, labatiba. Sinisigaw ko sa inyo, ipalo up nyo lamang tubig na malingamgam. Ha? Uminom kayo ng 3 kutsarang langis. Pagkatapos, uminom kayo ng tubig. Gagampanan nyo ng busog. Ha? Huwag kayo iinom ng tubig na malamig pagka labatiba. Maganda na. I-try nyo. Marahil naman kung hindi makatotohanan ang aking binabalita sa inyo, hindi ako magtsatsaga. Kasi itong aking ibinabalita sa inyo, malapit sa katotohanan na kinakailangan na ang bituka ng tao ay nalilinis natin ng labatiba. Ngayon lang, nung araw, ang labatiba, yung unang panahon, labatiba. Hindi nga lang ganitong forma. Kaya ako, humaharap sa inyo tuwi-tuwi na. Ako'y nagagalak, itanong niyo sa akin kung bakit. Eh, yung ba makapagligtas ako ng 10 sa isang araw eh. Di ba napakalaking indulhensya niyan? Na huwag na makinig yung iba. Sa laki-laki ng aking pinagpapaliwanagan, makakuha lang ako ng 10 points. Maganda na. Ha? Ano na ako noon? May correct na ako sa mahal na Panginoon. Kaya huwag niyong sabihin, huwag niyong baliwalain ang aking binabalitan labatiba. Ito, gagamitin ninyo. Maganda. At ito, sa kolon, sa ihi, sa lahat ng bagay, hindi maiipon ang bakterya sa loob ng inyong tiyan kagaya ng mga may diabetes. Ang mga linab, ang mga sarsa, ang mga amoy, nakukuha sa labatiba. Kaya kung ako man ay nakaupo dito, hindi ito nadidihado, mga kababayan ko. Kasi sa dinami-dami ninyo dyan, lalo-lalo na yung mga may problema sa bato. Sinasabi ko ng tapatan, ha? Kapag kayo ay nagkaroon ng mataas na creatinine, ha? At na dialysis, todas na, sama-sama na lahat ng organ nyo, maghahawa-hawa na yun sa baga, hindi makahingi, nagbara sa ihi, ha? Nagkaroon ng fatty liver. Ngunit, kung itong labatiba na ito na sinasabi ko sa inyo, eh bibilhin ninyo sa bawat lugar na mabibilihan, napakaganda nito. Kaya sabi ko nga sa inyo, inulit ko, ha? Sa laki-laki ng mundo, makasampu lang ako ng points sa tao na may makarinig ng aking sinasabi. Malaki na ang biyaya, ha? Sa aking ginagampanan, sa aking tungkulin. Kasi nabibira lahat yung nasa loob.
Ha? Number one nun eh, yung amoy lang yan natanggal na. Ha? Kaya kinakailangan. Ibabalita ko rin sa inyo yung nangyari kahapon, July 23. Ngayon, i-follow up ninyo, tignan niyo yung may itim na yun na lumalabas sa loob. Ang nararamdaman na may karamdaman ng maraming bakterya sa loob, kabag na kabag, hinang-hina, ha? Humihingal, ha? Parang hindi makabuhat ng isang pinggan. Ngayon, kung kayo'y maglalabatiba, ha? Maganda ang mararating ninyo. Hindi ko naman sinabi na kayong nasa malayo eh, pumunta dito, hindi. Kaya lamang ako nagkakaganito, gusto ko na matutuhan ninyo ang aking nalaman dahil ito'y matagal na, ha? Pinagsakripisyon ko para mayroong taong makinabang. Ang labatibang ito, yung mga walang karelasyon ng mga lalaki na hindi maihi. Maglabatiba kayo, humiga kayo, dumiretso kayo, hanggang walong bag. Pag natapos niyan, maiihi na kayo. Kasi kapag pinuntahan nyo, pag kayo eh, laging subon-subo, ha? Sa dialysis. Pag na-dialysis kayo na isang beses, alara, baldado na ang bato ninyo. Alara, ha? Kaya sikapin ninyo na sana at nawa yung aking sinasabi ng Lola Mother Coring ng Bulacan eh magandang biyaya para sa mga tao. Bakit ba hindi? Bakit ako magtsatsaga? Kung hindi ito, eh may biyaya. Kaya kahit ilan lang ang makarinig, ha? Naliligayahan na ako. Hindi ako magsasawa na magbalita sa mga tao dahil napakaraming nakukuha, nakaramdaman nito. Yung sa colon, ha? Kapag kasi para sa sakin na ang ilalim ng mga gulong, malinis. Ikumpara nyo na lamang sa gulong ng mga michi-michi, ng mga band na malalaki, di ba yan nililinis sa ilalim? Iyon din ang kailangan na bato natin sa loob ng tiyan. Kaya kung ako man naririto na kayo'y muli kong binalikan, pinakita ko sa inyo, ha, July 23, kung ano ang laman ng tiyan ninyo. Maglabatiba kayo. Inom man kayo ng inom ng gamot. Naroroon din sa loob yung baho. Bakterya. Kaya gumising naman sana kayo. Hindi ako, ha, nagpo-propaganda. Pero ang nais ko ay makatulong sa mga tao na hanggang ako man lang ay nakatatayo dito sa St. Joseph Chapel, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan. Matapos na ma-iresa ko sa inyo ang lahat ng bagay. Kapag kasi ang mga filter niya nagkaroon na ng mga barado, nako, delikado na tayo. Kaya yan, pag pinasok niyo sa filter, gagalogaw na yan para mundinutsa. Kaya sana sa araw ng July 24, madiin akong nangusap. Kapag hindi nyo kasi sinubaybayan ang inyong bato, wala na. Para na naman tayong dinapuan ng piste. Na mag-census kayo. Napakarami lahat ng tao. Itanong nyo sa akin. Kasi diyan, kung itatanong nyo kung saan nagbubuhat, sa mga sarsa ng kinakain, sa mga matigas, sa mga dikulay, napaka-sensitive ng ating katawan. Kaya ang masasabi ko sa inyo sa araw at oras na ito, na medyo hindi balin tayo mag-utay-utay sa pagkain. Mamimili tayo, aayusin natin. Huwag yung basta yung may maipasok lang na may maipasok sa tiyan, tira ng tira hanggang sa lumaki ang tiyan. No, hindi yan ang maganda sa buhay ng tao. Di ba nais niyo na humaba ang inyong buhay? Hindi niyo nasasabihin ngayon sa Diyos na pautangin mo po ako ng mahabang buhay. Ang sabi dito eh, ingatan mo ang mga kinakain mo na hindi ka magkaroon ng sakit sa bato, na hindi ka magkaroon ng prostate, na hindi ka magkaroon ng colon, na hindi ka magkaroon ng bato sa abdo. Para hindi rin kayo magkasakit ng bato sa atay. Itanong niyo sa akin kung saan nagmumula ang bato sa atay. Ang bato sa atay,
yung mahilig uminom na miyak-miyak kape, ha? Yung tinitimpla na sa pak, miyak-miyak kape, kasi tuwan-tuwa sila. Pag kasi uminom ka ng kape, nawawala na yung guto mo at uhaw. Hindi mo alam kung ano yung tumitining sa loob, ha? Kaya yan ang nagbibigay ng mabigat na problema. Ang inom noon, mga hanggang dalawa lang, nako yung iba, ha? Nilalasing ang katawan, ha? Sa kape na tinitimpla. Hindi nila alam na ini nakasasama at nakasisira. Di bali, paminsan-minsan, ha? Pag sumosobra, ha? Hindi tama, nakasasama rin. Kaya ang aking mga paalala sa araw at oras na ito, tungkol rin din naman sa inyo. Kaya kayo ay gumising, ha? Ha? Huwag kayo magbingi-bingihan, ha? Gawin ninyo yung nararapat para umulad at humaba pa ang buhay nang makasama niyo ang inyong mga minamahal. Kasi kapag hindi niyo iningatan ang inyong pamilya, ha? Delikado. Pag kayo'y namatay, sino makikinabang ng mga minamahal niyo? Sino makikinabang ng mga kayamanan niyo? Kaya nga ako, heto na lang, nagtsatsaga, ha? Sa aking mga pangungusap na bigibitiwa na araw-araw, mga mahal ko kayo, at timbangin niyo ang aking sinasabi at perong laman. Ito kasi na araw-araw na bakterya na pumapasok sa ating katawan para ringipin na araw-araw may tatag. Kaya yan, araw-araw, sinusupilyo natin ang ating atit. Kaya, ngayon nyo malalaman na at talagang ang lahat ng bagay gagamitin ang isip para tayo umulad at buhay at hindi malugmok sa masyadong luha at pagdurusa. Ano at kay ganda ng aking mga pinaliwanag sa inyo na tungkol sa pagpupurga, pwede kayong pumunta sa Mercury. Magtanong kayo kung ano na lang. Pero ako, ang the best and number one, ang aking nalalaman ay ang labis. Kapag kayo ay gusto nyo magpurga at kayo gusto nyo dumumi at dumulas ang lahat ng organ nyo sa loob. Balangisan, di ba, minsan sasabihin, ay, ang tuhod ko ay gumagatok. Eh bakit? Ano dahilan? Kulang sa langis. Kailangan, umaga, inom kayo ng tatlong kutsara. Yung langis na yan, ang katawan natin ay parang makinang senior. Kapag hindi ito nagkaroon ng langis, gunagagatok, umakatok, ganun din ang katawan ng tao. Ano at kay ganda muli ng ating mga pinag-usapan, ng ating mga binabalita sa inyo, ngayon ay tungkol sa panggagamot na paggamit ng labatiba. Inannounce ko ulit sa inyo na makapag may makarinig lang ng sampo na may matutong maglabatiba, ay nako, buhay na ang damdamin ng aking puso. Kasi makapagbibigay ako ng ilaw sa tahanan ng may tahanan. Kasi hindi nila nalalaman yung sikreto. Sa aking siga, naibalita ko yung mga pamamaraan. Kaya sa umagang ito, ang aking ipinukol sa mga tao ang tungkol sa sakit sa bato. Huwag kayong mabiligan, huwag kayong magtiwala na ang dialysis ay nakagagaling. Hindi. Kaya medyo gumalaw ang utak ninyo at itry nyo magpurga, uminom ng tubig, uminom ng dahon bayabas, uminom ng maglaga ng dahon ng papaya, kasi yan ay makapagbibigay ng liwanag sa loob. Kaya langis with coconut oil ang kailangan para sa tiyan ay lumambot. Lumabas ang hangin ng tiyan at lumabas ang bakterya, lalo na sa mga may diabetes. Ha? Nananawagan din ako sa mga lalaki na edad 45, 50, 70, 80. Naku, naririyan ang problema. Ang tawag dyan sa sakit na yan, kahit anong ingat ninyo, tumitining iyan sa loob. Kaya ito na naman. Ito, mga senior citizen. Ito, yung mga may kolon. Ito rin. Ha? I-try nyo para maging makaligtas, maayos, na hindi kayo makaperhisyo sa inyong mga kapamilya. Matapos na ako ay nangusap, heto ang aking ibibigay
at bibili ng Panginoon sa inyo na panalangin. Magandang umaga po sa buong kapuluan. Ama, naririto po kami at muli po kami umaharap sa inyo na sana po huwag niyo kaming pagsasawaan. Ituro mo po sa amin ang tunay, dakila at karapat-dapat para matarating namin ang sandaling huling sandali ng aming buhay. Hindi po kami nangangarap ng anumang karahasan. Basta po ilagay niyo lang kami sa walang problema na kararaos araw-araw. Maaliwalas na buhay, malinis na buhay, malinis na bahay, malinis na daan, ito po'y sapat na. Kaya lang po, sana'y lagi mo kaming hawakan at lulukuban mo kami. Lalo na po kami nagsisipag-aral, mga new generation. Sana po'y marating namin ang aming tagumpay. Ituro mo po sa amin ang daan. Bigyan mo po kami ng mga pag-iingat. Ilayo mo po kami sa masasamang loob na pag-iintres sa mga murang kabataan na nagbo-board sa Manila o kasaan man sila nandayuhan. Panginoon, tulungan mo po sila. Tulungan mo rin po ang kanilang magulang na pag-ingatan ang mga bata para ang korona ng tagumpay. Ha? Maingatan ang kamatayan. Kaya ako po'y naririto na laging nagbabantay sa pintuan ng St. Joseph Chapel. Umaasa po ako na hindi mo pababayaan ang aming-aming kinasasakupang pamilya. Buksan mo po ang lahat ng mga tahanang may karamdaman. Lalo-lalo na po yung dinadialysis. Lalo-lalo na po yung sakit sa bato. Napakabigat pong karamdaman. Kasi po, yun na po ang nagiging tumatayo na pamisti ng tao. Kasi kapag po ito ay nadialysis, ala na, mabubuhay na 10 taon, 2 taon, kung may pampadialysis. Pero pagpagwala, hanggang 4, 5, 6, 7, dead ball na po yan. Kasi po, araw-araw nalalasong po yung kanilang dugo. Kaya nga, kung sakali man na ako'y narinito na humihingi ng awa at tulong sa Panginoon, basbasan tayong lahat para magkaroon tayo ng maaliwalas na gabi. Hindi ko na po pakahahabaan ang aking sasabihin dahil araw-araw naman ay narinig ninyo. Maraming salamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ipinagkakaloob at marami din salamat sa mga pinagkakautangan namin ng loob na magkaroon po ng magandang damdamin ang mga tao na marunong tumanaw ng utang na loob na huwag po kalaban ng kalaban sa mga kalaban. Kasi po, ipaghaliwa ang bawa mo, dati kayong magkaibigan. Pagkatapos, makalusot ka lang kung ano-ano sila ang gagawin sa kapwa. Ito po, sasabihin ko sa inyo, bukas makalawa, may ganti ang Panginoon. Kasi hindi tama yan. Hindi kinakailangan. Kaya kung kayo ay may kaharap na tao, nawari mo, kay ganda ng pasada. Pag natalikod, kung ano-anong cheche-bureche sinasabi, walang kwentang tao yan. Kaya doon nyo mauuri ang isang tao kung may galing o buti. Kaya ibinabalita ko sa iyo, dahan-dahan kayo ng pakikisamahan sa mga tao. Dahan kasi sa bilang aking karanasan, ha, ang magaganap sa inyo, puro paluwal ng puhunan. Ang ibig sabihin, paluwal ng puhunan, puro pasensya. Ngayon, agapan nyo ang bagong modelo na bigay, tatak, regalo ni Mother Parin sa pamamagitan ng Diyos sa langit na yung kanyang pagsasalita dito, hindi niya ito pinag-aaralan dahan-dahan parang ulan. Ano ba akong magagawa, mga kababayan kong minamahal? Hala naman akong binabasa, pero sana maging karapat-dapat sa inyo ang aking sinasabi dahil ako'y namumuhunan din ng sakripisyo, pawis at dugo. Maraming po salamat sa inyo lahat at magandang umaga po. Nagmamahal ako sa lahat ng subo-subaybay sa akin. Pagbiyaya ng Panginoon. Bye!